Magalisa po. Boss, magalisa. Smoke ka ulit, magalisa. Topic ko lang po. Topic ko isang kilo. Ay, toto. Marami nakakita sa'yo sa TikTok, nagbebenta ka. Siyempre yung iba naninibago. Wala na ba siyang offer sa pelikula, sa teleserye? Kaya siya nagtitinda? Tama po. Actually po, yung pagtitinda ko na lingerie is nakaka-encounter ako na pero tatawa na lang ako kasi dati siya artista bakit siya nagtitinda ka na lang? Ano bang disadvantage ng pagkakaroon ng height na 7'3"? Alam niyo po, kung pag-uusapan yung disadvantage, marami po ako niyan. Di bali ako mahirapan, wala sila. Kasi sa aba ng kabataan ko po, sobrang hirap po talaga yung dinaas. Yung pinagdaanan ko eh. Samahan tayo sa bahay ni Raul. Oo. 7'3 ang tangkat. Tingnan natin. Ay, pasok naman pala. Tingnan nga. Tingnan nga natin kung papasok mo. Mataas ka ba po? Mataas. Sabahan na. Ito yung anak ni panganay mo. Apo. Si Geraldine. Geraldine, 15 years old, no? Kaloka, matangkad ha, 15. Tapos ito yung isa. 13 years old. Okay. Si Mami. Munso. Grabe, o. Munso. Nakaloka. Gusto ko sana itanong kung paano kayo pagdating sa kama, hindi ko na itatanong. anong mga paraan? So, yung bed niya, kailangan malaki din sa kanya. Dito po. Yan po, pero dito lang kami. Dito kayo para makalapad talaga siya. Kasi sobra naman ako sa bed. So dito lang kayo na ano? Kayo na nag-adjust sa Nakakalo. Opo. Tignan na yung mga sapatos sa kalalaki. Anong size ang paa mo? Size 20. Ba, nahihirapan ka bang maghanap ng shoes? Nahihirapan ko kasi yung sapatos size 20 po. Wala naman po tayo yung sapatos. So masadya? American size 4, sir. Okay. Mali, pinapadali lang sa akin. Mga ganyan yung group na nagpapadali ako. Pero pwede nito po na. Pag yan? Wala pa akong madali dito. So, sa'yo dapat, pasadya na? Opo, pasadya po talaga ito. Ito po ay matagal na. Wala na ganyan. Yan pag may nakita ko size 20. Ano po ito? Sadya talaga. Oo. Kasi binata pa po ko dito. Sa ka nagtitinda? Kasi nakita ka namin doon sa kalye. Talaga lang sa kalye po ako kasi nagbabahay-bahay po ako gamit yung resident. Pero pag may order po, doon yung meron po namin. Pag wala naman po, nandung kami sa kalye na nakalaw. Kasi mga dumatala sa sasakyan. So sa 250 pesos per kilo na longganisa, magkano po mo? Malilita lang din po. Malilita tawin-tawin na. Kasi ang supply ko na ang nag-resa po ay limited lang dahil awala ka lang po akong pressure. Baya color lang ang damit ko. Kailangan ko natin dito ng kailangan mo ng pressure? Sana po. O bibili ka ng pressure? Ayun sa lunch po. Oo. Kasi ano po. Ito yung mga lalagyan ng bangkay ha. Pressure. Pupunin natin sa morgue. Kasi yung nag-resa po, pagdating dito, ayaw ko pang nag-resa siya. Ayaw
ko naman na masira ako sa customer. So, kailangan na dito ako delivered ko. Bibili ko na ng freezer. Akin na po una. Akin na po una. Yan! Kasi Jomel, o! Salamat po, boss. Ito si Sir Joel ang kumukup sa kanila. Oo, ayan, o. Oh. Walang, ano to, no? Walang upa? Wala po, wala. Wala. Mabait. Oo, gusto. Ito dapat mga pinagdarasal para humaba ang buhay. Kinama ko na mga medical. Oo, oh, pati medical niya. Nakakaloka. Tulong tayo. Diyos ko, nakita ko ulit siya. Pero this time sa TikTok ko siya nakita. Nagbebenta siya ng longganisa sa kalsada. At in fairness, maraming bumibili ng kanyang longganisa. Ito yung tinaguri ang pambansang kapre ng Pilipinas. Na-offend ba siya pag sinatawag siyang kapre? Aalamin natin yan. Kasama natin ngayon si Raul Dilio. Raul! Hello po mga OG. Magandang hapon po sa iyo. Welcome po. Sa, diba? Salamat sa pagbisita. Oo. Gusto ko lang linawin na nakaupo na po yan. Mukha lang nakatayo. Oo. Pero ang height niya ay 7'3". 7'3 pa. 7'3, nakakaloka. Oo. Yung iba, pinapangarap nilang tumangkad. Ikaw, anong gusto mo sabihin sa kanila? Siguro, depende sa sitwasyon. Ano bang disadvantage ng pagkakaroon ng height na 7'3"? Alam niyo po, kung pag-uusapan yung disadvantage, marami po ako dyan. Una-una pa lang, pagdating sa mga pintuan. Yan po, talagang common natin na ginagamit araw-araw, pintuan. Papasukin sa paghanap ng mga wear, tulad ng sapatos, pantalon, short, damit, bisan. Okay-okay pa damit, pero parang din mga disadvantage. Marami po. At pagsakay kasi ng mga sasakyan, pagsakay dyan ng tricycle, kailangan yung ulo mo nakalabas doon sa driving ng bubong ng tricycle kasi di ka kasi. Sa loob naman, di po pwede kasi lalo kang nagigyan. Pag sa jeep naman, ano po siya, talagang kailangan pasakay mo muna lahat ng pasero sa unahan. Ako na pinakahuli kasi pag ako nang dito sa jeep na, wala na mga kadaan. Ah, dahil naharang mo na yung daanan. Naharangan ng Tokyo, daanan ng jeep. Oo. So pag nasa jeep ka, nakatiklop ng pagganito yung ano? Kailangan palid na palid o kaya palabas para makadaan yung papasok. Oh. Yung po yung mga disadvantage. Marami po, marami. Okay. Sakit. May masakit ba sa'yo? Kasi matangkad ka? Marami din po ako. De, ano po, totoo lang. Ako po ay sa ngayon, medyo marami po nararamdaman sa katawan. Sa ngayon nga, ito yung aking tagiliran. Kumitirot po, alas 3 mas ko na rin niinda. Wala pa naman po findings kasi may request po sa akin yung doktor na kailangan kong ipa-ultrasound. Pero hindi ko pa po nagawa dahil naghahanap buhay po ako. Ayun, ang mga karamdaman po, mataas yung cholesterol, naging 490 tayo, tapos creatinine 221, abot po, you know, uric acid, UTI, at mayroon akong almoralas. Sorry po na sa mga kumakain, baka may kumakain. Mayroon pong palpitation, yung bigla ka nalang nakalakas yung tindig ng puso. Ah, talaga po? Opo, yun po yung mga naranasan ko, lalo na pag nasa kalye po ako. Lalo na pag mataas pong ano ng araw, bigla pa ako nagpapalpitit. Kaya medyo nag-worry din ako kasi siyempre naghahanap buhay ako at ako lang din po naman naghahanap buhay sa pamilya ko. Bilang isang tatay po, may dalawa po akong anak na kailangan ko po itaguyod. At sa pamilya po namin, ako lang din po ang kailangan na kumilos para makapaghanap buhay. Kaya pinipilit din po na labanan lahat ng mga pagsubok kasi alam ko naman na pag nilabanan natin yan, di po tayo pababayaan natin, mali Diyos. Bakit hindi ka magpa-check up? Nagpa-check up na po ako nakaraan at nagjamot na po ako ng isang buwan pero doon pa rin po pabalik-balik. Wala po siyang moment. Madya hindi po siya nagbabago. Kailangan ko po siguro ng specialist na para ano talaga ko, ano talaga itong mga nararamdaman ko kasi ito una-una, yung tagiliran ko. Isa po siya nagpapahirap sa akin kahit nasa bahay ako, yung kahit nakaupo o lalo nakahiga ako. Alam po siya yung parang may tumutusok na parang mainit po yung pakiramdam. Yun po yung aking nararamdam. Iniinda mo lang dahil tinitis, kailangan mo magtrabaho. Opo, tinitiis ko lang po kasi kailangan ko pong itaguyod yung aking pamilya. Marami nakakita sa TikTok nagbebenta ka. Siyempre yung iba naninibago. Wala na ba siyang offer sa pelikula, sa teleserye? Kaya siya nagtitinda? Pero siyempre, marangal na trabaho ito. Opo. Kaya lang alam mo na ng mga tao, di ba? Pag artista, alam nila. Totoo po yan. Kaya
kailangan laging lumalabas sa TV. Tama po. Actually po, yung pagtitinda ko na Lord Teresa, at ako po ay nagsimula sa pancit, lodaw. Niluluto ako natin lodaw, nilalako ko po yan. Simula po na nawala na po ako ng hanap buhay, wala na po akong project, wala na kumukuha kasi wala naman po akong kumbaya. Wala. Sa karakter ko, mahirap naman po hanapan ng karakter. Lalo karamihan niya, puro drama. Kaya talaga pong napakahirap po totoo kapag wala kang hanap buhay, wala kang inaasahan dahil ako hindi naman ako naging empleyado, wala naman akong beneficio. At nagtrabaho naman ako minsan pero sandali lang po. Pero yun nga, napakahirap dahil siyempre wala kang inaasahan. At pamilya ka, ayaw ko, sa akin po kasi di bali ako magluto, wala po yung aking pamilya. Hindi po ako sanay sa ganong paghahanap buhay na hindi ko po kinagis na yan ang pagtitinda. Hindi ko po kinagis na yan kasi mas nagisip po ako doon sa pamumuhay bilang isang farmer. Kasi yung magulang ko po, nang bata pa ako, farmer po sila. Yan po, maaya po sila rin hiwalay at namatay ang aking magulang. At layuan po kami sa mga theory namin. Medyo hindi po madyan din dinanas namin. Noong medyo nakaranas po ako ng mga ganong sitwasyon, naglayas po ako ng bata po ako. Kaya nakarating po ako kung saan-saan. Napunta ako sa malalay lugar, sa Burias, sa ganito-ganito lugar. Nag-apply po ako ng ganito ng trabahador, boy, na wala po sahod. Lahat po ng gawain ng bahay, ginagawa ko po yun. Kung bagala, sanay po ako sa ganong gawain. Kaya siguro sa akin, bagamat hindi ako sanay sa pagtitinda, sinubukan ko kasi nakita ko naman na marangal na trabaho. At sabi ko, may tawid ko lang yung pamilya ko sa araw-araw na pamumuhay ay kahit pa paano, makakaraos. Magtsatsaga lang. Yan, marami po tayo ma-encounter sa daan na hindi po nasanay sa atin na nagtitinda sa daan. Misal, nakaka-encounter ako na pero tatawanan ako kasi, oh, dati ka artista eh, bakit yun? Nagtitinda ka na lang. Sabi ko, wala naman po akong nakikita masama sa ginagawa ko. Marangal naman sa tingin ko ay wala naman po ako talagang hinahangad ko. May tawid ko lang pamilya ko. So, yun po, talagang nagtinda ako ng lodaw lahat po ng pandemic. Talagang inisip ko po yun. Lahat po ng paninda, makatawid lang. Lodaw, gulay, isda, at kung ano-ano pa. Nagtinda ako ng balot, nagtinda ako ng mga ganitong mga pagkain, puto, kutsinta. Talagang po, inisip ko po yan. Nakita ko lang po na isa, na iniwan ko na hindi ko iniwan na napagtitinda yung lodawisa po. Napunta po ako sa lodawisa kasi nung nagkasakit na ako, hindi ko na kaya magluto ng lodaw. Pero bago pa man ako nagtinda ng lodawisa, nakikita ko na po yung sabi ko kahit paano magaan. Mas madali para sa akin na hindi ako nahirapan magluto, mamalinti. So doon po ako nag-focus sa lodawisa. Pero yun nga lang, nagkasakit po ako, hindi po naging tuloy-tuloy, kaya pahinto-hinto din po. Inaangkat mo yung lodawisa? Opo, yung aking pong kaibigan na nagtiwala din sa akin na dahil nakita niya na wala akong halang buhay at wala akong pinagkukunan, kinausap ko siya kung pwede ilabas ko yung kanyang paninda kahit patubo lang ako. So, yun po, tinagtiwalaan po tayo kaya ngayon, ilang taon na po tayong titinda ng lodawisa hanggang sa ngayon po. Opo. So, pag nasa bahay, kapag nakikita mo yung mga anak mo, ano ang... Sa akin po, ang motivation ko kasi sa buhay, sorry na. Yung ano po ba, yung ayaw ko silang... Ayaw ko iparana sa kanila yung pinagdaanan ko sa buhay. Yung kaya... Di bali ako mahirapan, wala sila. Kasi sa aba ng kabataan ko po, sobrang hirap po talagang dinaas. Yung pinagdaanan ko eh. Ano pinagdaanan ni Raul? Yung po, yung nawalan ako ng magulang. Naiwan ako sa mga tiyuhin ko na hindi naman po ba dyan lang yung naging sitwasyon ko. At nahantong po ako sa paglalayas. Sa paglalayas ko nga po, nag-apply po ako ng trabahador bilang isang boy sa isang bahay. Kahit wala po sahod, basta makakain lang po ako. So yun po yung mga naging karanasan ko. Lahat ng mga trabaho, dinanas ko. Pero ito, ngayon nagka-pamilya na ako, sabi ko, ayaw ko po iparanas sa kanila yung dinanas ko kasi sobrang hirap po. Napakabila. So yung makita mo lang sa bahay na yung mga anak mo na kumakain, natutulog ng mahimbing. Masaya, masaya ka na. Masaya ako at nabibigay ko kahit paano, hindi masapat pero pinagyakas ako. Yung bang huwag sila magutom pagpapasok sila sa school at paano meron ako pabibigay. Hindi po ako pumapayag na wala akong pabibigay sa kanila. Sabi ko, pag sila naman ang nakatapos sa kanilang pag-aaral, sila na po yung pagtadal ng kinabukasan nila. Hindi mo naman sila uobligahin na balikan kanila para tulungan. Hindi po, wala pa ako inahangad sa kanila. Dadawin ko to para pagdating ng araw kayo naman yung tutulong sa akin. Bahala na po sila. Basta sa akin, dadawin ko lang po kung ano yung
kung ano yung nararapat bilang isang magulang para sa kanilang pamilya. At may katuwang kayong iyong misis. Opo, pasalamat naman po ako at yun pa paano ng Diyos siya. Bagamat marami problema pero napag-ano naman po napagtatawiran. So, hindi mo ma-imagine ang sarili mo na kung mawawala ka sa pamilya, Diyos ko, paano na yung pamilya ko kung wala ako? Naiisip mo yun? Opo, walang araw yung binili ko po naisip yun. Kasi sabi ko, habang nandito pa kami at nandito pa ako at may mayayawa pa ako sa inyo, pagsitiapan yung sarili nyo. Itayoyon yung pag-aaral nyo. Kasi hindi habang buhay na nandito ako sa mundo. Lahat naman po tayo eh. Sabi ko nga, pala ko nga nalalayo. Sabi ko, sana bigyan pa ako ng mahabang buhay. Lakas para masubaybayan ko pa sila. Makita ko yung buhay nila na mawala man ako, nasa mabuti sila. Opo, yun po yung nakakad ko. Kasi wala naman po akong iwanan sa kanila eh. Di wala nga po akong bahay. Di wala nga po ako dito. So, yun po yun. Lagi yung hinihiling sa atin yung mahal na Diyos. Na sana eh, kung mawawala man ako sa mundong ito, at least nasa mabuti na po silang kalagayan. Nakakatuwa ka kasi marami rin tumutulong sa iyo. Ayo po. Katulad ng bahay na tinitira mo na wala kang inuupahan, so, pinatira ka ni Daddy Joel. Opo. Paano ka nakita ni Daddy Joel? Hindi po kami magkakilala before eh. Kasi ako po ay nasa Laguna lang din naman. Pagkatidit lang naman po ang buhay ko doon sa loob ng 8 years. Isang araw po, may biglang tumawag sa akin na hindi ko po akalain na si Boss Joel po yun. Oh. Nagsabi sa akin na, bro, ako si ganito. Napapanood ko yung mga video mo. Tinanong niya ako kung ano yung tinitirahan ko. Sabi ko, umuupa lang po ako dito. Saan ka dati umuupa? Diyan po sa Binyan. Umuupa po kami ng kapirasong bahay lang po. Eh, tagpi-tagpi pa nga po. Tabi-tabi pa ng gubat kasi video... Gubat? Opo. Tapos malamok, mabaho yung paligid, opo. Pero pinag-iisa po namin dahil wala naman po tayong sapat na halaga para kumuha ng mas magandang upahan. Ayun, noong nang tumawag po sa akin si Boss Joel, talagang sabi niya, meron akong konti dito. Baka pwede mo akong pasyalan para makita mo. Yun po yung... Nakakatas po kasi talagang dito po in-speak na yung konti. Eh, ganun pala. Nagulat nga po ako eh. Sabi ko, napaka-humble naman ni Boss Joel. Kasi nakikita ko po pagdating ko dito, sabi ko, iba pala itong tao na kausap ko. Sabi ko, siguro ito na yung pagkakataon na binigyan sa akin ng Panginoon na gumamit siya ng kasangkapan para ako'y mabigyan ng pansin sa akin talaga yan. Kaya nabigyan kayo ng bahay na libre. Libre, opo. Oo, nakakatuwa naman. Ang laki ko ng pasasalamat ko kay Boss Joel sa kasama. Mahal na Diyos, kasi siyempre, siya po yung nagbigyan ng will. Eh, pagpapatayo ka pa yata ng grocery, oh, magiging bahagi ka nung grocery na patatayo ni Sir Joel. Ako naman po talaga, simple lang naman pangarap ko. Sabi ko kahit maliit lang yung akin na espasyo, basta importante. Meron po ako pinagkukunan araw-araw. Ayaw ko po yung tinutulungan ako tapos aasa na lang ako kasi ayaw ko po aasa sa Elvis Joel lahat kasi alam ko naman na may pamilya din po siya at yung mga plano po sa ibang tao. Marami po siya tinutulungan din lang po ako. Sabi ko, instead na iasa ko kay Boss ang girl ito, kaya ko pa eh. Pero sige ko po magtinda sa kalye kasi yan po ang dapat eh. Kailangan magdadali sa akin pagsisitap kasi para sa pamilya ko. So yun po yung nakita ko sitwasyon na nakita ko po yung potential na pwede ko ituloy yung longganisa ko dito, ipagtitinda. Tuloy-tuloy ko po siya kahit na buulan, minsan lang sumusulong kami doon, nade-deliver. Alam niya po nakakatuwa naman kasi marami po mga kapatid din dito na sumusporta sa akin. At kahit papano, tinanggap nila ako kaya nagpapasalamat po ako. Ang laki po ng diferensya ng tinirahan ko noon saka dito. Kasi dito, nakita ko yung pagtanggap nila sa akin na talaga pong iba po. Ramdam ko po yun. Yung init po talaga ng pagtanggap. Kaya isa po yun sa pinapakita ko na pagpuporsodi kasi para lang po sa mga tao na tumutulong sa akin. Opo. So sa kabila ng iyong kasiyahan, yung kaligayahan mo na merong tumutulong sa'yo, opo, ang iniinda mo naman yung sakit mo. Opo. Sa akala nila na ganun lang kadali pag matang dyan. Behind the scenes po, may mga kirot po yan nararamdaman na hindi lang po natin pinapakita masyado sa camera kasi ayaw po natin na kumbaga hindi naman po ako ipokrito na ayaw ko pong masyado akong kawaan kasi sabi ko sa sarili ko behind the scenes kaya ko tisin. Yung mga problema na yan hindi ko papakita sa camera ko ano yung mga pinagdadaanan ko sa buhay sa likod ng camera. Kaya sa instead na magpakita ako sa kanila ng ganito ako ang buhay ko nakakaawa. Hindi ko po ginagawa kasi ginagawa ko lang po kung ano yung trabaho na ayon sa natutunan yung trabaho na talagang nakita ko na may pag-asa ang buhay. Nalulungkot ka ba dahil hindi ka na umaarte kasi first love mo yun? Opo, kasi nakasanayan ko na po yun eh. Kumbaya totoo na hindi naman po talaga ganun kadali ang pag-artista dahil sa
baka sa mga eksena mo na kung ano yung eksena na ibibigay sa'yo, kailangan tanggapin mo yan. At naano na pa ako doon. Kung baga minahal ko na po yung industry yan. Kaya lang, siguro, hindi lang po. Siguro talaga. Kung baga hindi sa long term. Kung baga ito nga walang forever. Pero ganun pa man, sabi ko, isang magandang karanasan sa buhay ko na hindi ko man po inaasahan ang pagiging artista. Kasi totoo lang po, nung dumating ako sa Manila, ignorante po ako eh. Provinsyano ako, mandarajat ako eh. So yun po, talagang nakalungkot po no. Kasi nakakamiss po yung mga ganong isina na talagang marami po tayong experience sa pelikula. Hindi man malaking roles, pero narasan ko po yung magsuot ng prosthetic na halos 24 hours. Kaya hindi po madali, totoo lang. Meron na bang sa'yong artista na tumawag para kumustahin ka? Sa kalagayan ko po ngayon, wala pa po. Nagtatampo ka, hindi? Ay, hindi po. Kasi sabi ko, may kanya-kanya po tayong dahilan sa buhay. Hindi ko naman po sila pwedeng asahan kasi may mga kanya-kanyang plano at pangarap po yan sa pamilya. Sabi ko kung ano man po yung pagkakalabsakan ng ating mahal na Diyos, gagawin ko po ang lahat kung ano man po yung nararapat. Opo. Hindi pa ako nag-antay na sana tawagan ako dito na mga nakasama ko noon. Hindi po ako nagtatampo kasi alam ko naman na kung napapanood nila yung aking video, siguro kung makikita nila sitasyon ko at kung nararamdaman din nila yung kalagayan ko at kung may bukas sila sa kalooban nila, doon po siguro ako talagang magpapasalamat po. Pero hindi pa ako nag-split. Dati rin nag-basketball ka, no? Ay, opo. For how many years? For how long? Saglit lang po. Ah, saglit. Saglit lang, kumbaya. Kasi yung tuhod mo. Opo, ito po kasi naging problema ko. Yan po, medyo frustrated din po ako dahil siyempre pangarap ko din naman sana maging basketball. Pero siguro, hindi para sa akin ang basketball. Kaya tinanggap ko naman kasi talagang ganun po talaga. Kanya-kanyang linya po tayo sa buhay. So, tatayumpay, may hindi. So, noong una masakit kasi pangarap mo yan eh. Bilang isang matangkad na Pilipino, sino ba naman po ayaw mag-basketball eh. Ang mga anak mo ba may pangako sa'yo? Dahil nakikita nila yung paghihirap mo para sa kanila. Yung mga anak ko po kasi meron silang pangarap na alam nila na dahil sa sitwasyon ko, parang pinuposto nila pag-aral. Gusto lang matapos pag-aral nila kasi nakita nila yung sitwasyon ko na natitinda ako na ganito. Kita po nila yan. Kaya sabi ko, gawin nyo lahat pag-aral, tapusin nyo, unahin yung pag-aral nyo, bago na yung babagay kasi mas mahalaga yun sa inyo. Yun po yung mga pangarap ng anak ko. Sabi ko, sana nga matupad yung pangarap ko. Di bali ako kasi matanda na ako eh. So, yun lang po sa akin. Dun sa iyong longganisa, sapat-sapat lang ba o malaki naman kinikita mo? Ang totoo po, OG, hindi naman po talaga yung kalakihan kasi totoo lang. Ang bagsak ng longganisa ko doon sa akin, kung ilang kilo lang po yung sapat na pwede ko itinda, yun lang po yung ibinababa sa akin ng aking supplier. Dahil yun po, yung problema ko nito, mga pagtitinda ko, wala pa akong pressure. Duwarte po sa akin, itukulan ko po yun. At minsan, hindi naman po madi-deliver ng supplier ko yun. May shipping po yun, may yellow po yun, may gasolina. At yung pong import ko, hindi ko na nga po iniisip yung import ko. Para sa akin, importante, kumita ng konti, basta makatawid. Yan lang po. Maliit lang po. Yung baga, minsan, at least po, ang para sa akin, hindi po nagugutong pamilya ko. Yan po, importante. Doon ba sa pagtitinda mo, dami mong na-encounter na nagtataka, bakit nagtitinda na lamang si Raul? Parang nagugulat pa rin sa height mo, yung marami discrimination, po. Ano? Ay, lang po, marami po. OG, alam niyo po, totoo yung discrimination, pakikita mo sa kalsada. Sinasabi nila, dati ka naman, artista, ba't ganyan ang halap buhay mo ngayon? Ba't nagtitinda ka lang ng longganisa? Eh, ba't nag-rescue ka na lang? Eh, di ba, artista ka naman? Sa tanong araw eh. Sabi ko, hindi naman po dahil po kasi tiyatan mo noon eh, madadala mo ngayon. Saka, wala mo naman po ako nakikita ang masama sa ginagawa ko at halap buhay po ito na marangal eh. Natutuwa nga po ako na nakikita ko yung mga kababayan natin na nakasalubo ko sa kalsada na nakipagsapalaran kahit na matirik na tirik ang araw at misan abutan pa na wala sa daan. Pero titinda sila eh. Dahil parangal po at kung para po ba naman sa pamilya, ba't hindi po gagawin? Ikaw ba, ano, nung may nakakilala sa'yo, like, nagbigay ng extra, ng tip, or ng sukle, hindi na kinuha, mayroon mga ganang eksena? Marami po ako. Ito ngayon na medyo madalas-dalas na po ako nagtitinda. May mga encounter po ako yan, na, sige, delivera mo ako dyan ito, pero yung sukle dyan, hindi na kinukuha. Pag-gasolina mo na lang yan, pag-merenda mo. Nakakatawa po. Hindi ko naman po sila na inoblige na mag-tip, pero nakakatawa na rin po kayo paano na-appreciate po nila yung import ko, yung ginagawa ko. Isa po yun sa nagpapasaya
din sa akin kung paano masaya ako na yung tao nagbigay ng kusa na hindi sa pilitan. So yung pagta-tricycle mo ay talagang hindi ka namamasada kasi may tricycle ka eh. Hindi po. Ginagamit mo lang to sa paglulunggan. Pagtitinda, pag-service hatid sundo ng anak ko. Ah, ikaw din naghatid sundo sa anak ko? Opo. Eh, bago po ako magtinda dyan, ihatid ko muna yung anak ko sa school kasi nahirapan po siya na mag-commute sa traffic. Ako po ay may sasakyan naman at bakit dito sila ihatid. Sabi ko, ibali malit ako sa pagtitinda basta yung anak ko nakapasok sa school. At saka yung pagtitinda ko po ay talaga namang marami pong natutuwa nito paano. Dahil naalala nila ako na lumalabas ako noon. Yung iba nga lang po, medyo nag-discomit. Isang tinatawanan siya. Pero sa akin po, tanggap ko na po yun dahil natural po siya rin sa tao. Meron dyan ang masasabi. At marangal ang ginagawa mo, maayos. Yung po talaga siya rin ang maisip ng tao. Anong na-realize mo sa buhay? Marami po ako na-realize sa buhay na talagang, alam niyo po, ang buhay talagang hindi po ganun siya dali talaga. Natuto ako, lalo magpukang baba. Kasi nandito ako sa status. Like noon, hindi ko pa ginagawa. Parang hindi ko pa masyadong gamay. Hindi ko pa masyadong kabisado. Pero ngayon, natututo ako na maging mahaba ang pasinsya. Opo, totoo po yan. Kasi sa araw-araw ng pagbibiyahe ko, nagtitinda ako ng ganito, lalang ko ako, na-encounter ako ng ganito. Pero nakakatawa po minsan may madaalan ka sa kalye na alam mo na medyo naglalakad, na may uper mo yung sasakyan mo, kahit ganito yung sasakyan mo. Na nakakatawa po, isa po yun sa mga nakaka-inspire sa akin. Kasi sinasakay mo sila ng walang bayan. Opo, nung nakaraan nga po, meron ako isinakay na nabidyuhan ko po yon at hindi po naman sinasadya na videohan ko, pero sabi ko, nagbablog po ako. Parang ko niya, kumbaya, binabayaran po kasi ako. Ayaw ko naman tanggapin. Sabi ko, huwag niya na po ako bayaran kasi nakita ko naman na nahirapan sila sumakay. Nagbagyan ng loob lang po ako para mapadali po yung ipagsakay doon sa sakaya. Nakakatawa po dahil na-appreciate nila. Ayaw ba niya matayaw kung tanggapin yung bayad nila, pero talaga pinipilit nila. Ito kahit papano pa gasolina po. Yun po yung mga nakakatawa na spirit ko sa daan talaga. Nagyutaranasan na hindi ko makakalimutan. Anong pwede mong sabihin sa mga tao pagdating sa pamilya, sa pagiging tatay? Pagiging tatay bilang isang tatay, marami problema, pasubok. Totoo naman po, realidad po natin yan na pag may problema tayo dito, sa pamilya, sa kawalan. Totoo po na maraming pamilya nasisira dahil sa kahirapan. Pagiwali na magulang, pagiging pabawayang na magulang. Hindi po dapat kasi ako po ang vision ko po sa buhay. Bago man ako mag-asawa, pagka-pamilya, pagka-anak. Sabi ko, ano man mangyari sa buhay ko, pag humarap ako sa ganitong sitwasyon, magka-pamilya ako, magka-anak ako, hindi ko po pakakawalan yung pamilya ko. Kahit ano pa po paghihirap na daranan ko, kasi yun po yung naging inspirasyon ko ng bata pa ako. Kasi iniwan po kami, nanay namin. Iniwalay po ng nanay namin, tatay namin. Kaya po, nagka-kalat-kalat po kami. Kaya sabi ko, magka-pamilya man ako, hindi ako tutulad sa ganitong buhay na naranasan ko. Ayaw ko po iparanas sa mga anak ko na maging irresponsable ama. Ano man po yung pagdaanan ko. Isa kang magiting na ama. Ay, salamat po. Oo. Salamat po. Ang inuuna mong isipin, may sakit ka na pero pamilya pa rin ang nasa isip mo, no? Totoo po yan. Totoo po. Sa akin po, yung karamdaman talaga bisan. Totoo po na halos bisan. Hindi lang ako hindi ko na kaya tumayo. Halos hindi ko na kaya lumaban. Pero nananalangin pa ako na sana bigyan pa ako ng lakas. Hanggang nakakatayo pa ako na kaya pag tumayo ng mga tuhod ko at kaya ko pa humakbang, ipilitin ko pa rin na itagoyo yung pamilya ko kasi wala po talaga silang maaasahan. So, hindi ako lang. Anong maipapayo mo sa mga bata? Parang, lalo na iba na ngayon mga kabataan. Totoo po yan. Kahit sa araw-araw po talaga, ito po yung generation nila ngayon. Mapusok, madaling madala sa ganitong mga barkada. Payo ko po sa mga kabataan, sana habang may magulang pa kayo na nag-aalaga sa inyo, nagmamalasakit sa inyo, na ginagawa lahat ng paraan para sa inyo. Sana suklian po ninyo ng mabuti ang inyong mga magulang. Huwag po ninyong hayaan na maging huli ang lahat. Kasi pag nawala na yung magulang mo sa tabi mo, pag yan ay nawala, wala ka na magagawa. Kahit ano sabihin mo, sabihin mo man na mama, papa, sana nandito ka pa. Eh wala na po yun. Wala nang say-say. Kasi nung buhay pa sila, hindi po ninyo pinahalagahan. Pahalagahan ninyo habang buhay pa kayo. At palakas pa magulang ninyo kasi sila po ang unang-unang mawawala sa atin dito sa mundo. So lalabang ka pa, Raula? Opo. Lalaban po tayo. At lalo na at may Diyos tayo na pinag sa katiwalaan. Kaya strong po tayo.
Thank you.